mga kwento ni Felmo. Magandang araw sa inyo, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ryan. Isa ako sa mga masugid niyong tagapakinig. Bali ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay kwento ng pinsan ni Papa na tawagin na lamang natin sa pangalang Ising. Tungkol ito sa naging biyanan ng tatay niya. Naikwento ito ni Papa gawa ng nabahagi nga ito ni Tito Ising sa kanya. Si Tito Ising at si Papa ay naging magkalapit ng minsang namalagi si Tito Ising sa kanila ni Lolo noon. Parang magmamigrate siya noong mga panahon na yon. Bali ilang buwan din siyang nandun kaya nakaulayaw talaga siya ni Papa. Sa inuman, sa pagtulong sa bukid, sa kung ano pa. Kaya lahat na ikwento ng dalawa sa isa't isa. Hanggang sa itong si Tito Ising ay nakuha ang parte niya sa bandang bukid. At natapos ang pinapagawa niyang kubo doon. Nakikita pa rin naman sila Papa at Tito Ising kapag may okasyon. At kapag pumapa sa bayan si Tito Ising, dumadaan yan muna dito sa amin at kinalolo. Mga ganon. Kaya lang din naman namin naalala ang kwentong ito gawa ng may mga napapakinggan kaming mga kwento mo o upload mo na talagang may maihahalin tulad mo sa karanasan nito. So bali ito na. Si Tito Ising ay panganay na anak ng kapatid ni Lolo. Yung kapatid ni Lolo ay tawagin na lamang natin sa pangalang Andres. Bale si Tito Ising ay anak sa pagkabinata ni Lolo Andres. Parang nakilala niya lang daw ata yung babae noon na ilang araw tapos ay nabuntis niya. Tinanggap naman nila yung babae kaso noong mga ilang buwan matapos ipanganak si Tito Ising ay bigla na lamang itong nawala o lumayas. Pati gamit wala. Sa madaling salita ay mag-isang pinalaki ni Lolo Andres si Tito Ising. Naging maayos naman ang relasyon ng mag-ama pero madalas si Tito Ising ay nalalagi sa lolo at lola niya. Hanggang sa isang araw, nagkaroon ng nililigawan si Lolo Andres noon. Itong babae ay tawagin na lamang natin sa pangalang Lola Vanji. Opo, Lola gawa ng nagkatuluyan sila ni Lolo Andres. Bago pa man sila nagkatuluyan, syempre may tinatawag na pamasyar o panliligaw. Yun yung tipong magsiservisyo ang lalaki sa bahay ng nililigawan niya. Noong mga panahon din na ito, si Lola Vanji at ang mga kapatid niya ay nasa pangangalaga ng tatay nila. Tatlong magkakapatid sila Lola Vanji. Siya ang panganay at ang dalawa ay puros lalaki. Noong mga panahon na yon, hindi alam ni Lolo Andres o wala siyang kamalay-malay na ito palang nanay ni Lola Vanji ay isang aswang. Given yon, kasi nga dayo lang din naman si Lola Vanji doon sa kabilang barangay. At pagdating nila doon ay wala na talaga sila sa poder ng nanay nila. Tawagin na lamang natin ang nanay ni Lola Vanji sa pangalang Servidad. Maganda si Lola Vanji noong kabataan niya ayon kay Tito Ising. Kutis Pinay, pero napakamakinis. Alagang-alaga niya rin ang sarili niya dahil ultimong paliligo pa lang. Kinukuskus pa nito ang sarili ng aloe vera o kalamansi. Kaya nga napag-isip-isip ni Tito Ising nung huli na bakit sa paniligaw nitong tatay niya. Niminsan, wala siyang nabalita ang may karibal ito na ibang lalaki. Kumbaga, walang sumabay sa kanya sa panliligaw dito sa dalagang Vanji noon. Nasabi naman ni Lola Vanji na meron namang ibang nanligaw dati kaya lang talagang hindi nagtatagal. Naiisip na lamang ni Tito Ising na baka pihikan lamang ang babaeng ito. At sa sitwasyon ni Lolo Andres na may anak ito, paniguradong baka hindi din magtagal si Lolo sa kanya. Isang hapon, galing si Lolo Andres sa kabilang sitio dahil sa pagkakawas ng tubig sa isang bridan ng mga hito noon. Marami siyang dala noon hindi lang hito kundi yung iba pang uri ng islang nakakain na nabuhay na rin doon sa fish pond. Naisipan niyang dumaan kay Lola Vanji para bigyan sila ng parte. Dala ang maliit na sako na lagay ng binhi pero pinaglagyan niya ng isdang may putik noon. Ay tinungo niya ang daan papasok kila Vanji. Nang nasa bandang lote na siya,
naabutan niyang may palabas na babae sa may bahay. Nakaduster, nakayapak lamang. Sinara nito ng maayos ang pintuan bago humarap kay Lolo Andres. Hindi naman natakot si Lolo gawa ng mukhang alagad ng simbaan ng babae kasi may mga eskapularyo pa ito na suot. Yung eskapularyo, yun yung kwintas na sa likod at harap may litrato ng mga puon. Marami siyang suot na ganoon. Nahulaan na kaagad ni Lolo Andres na posibleng nanay ni Lola Vanjie yun dahil sa parang pinatandang Lola Vanjie umano ito. Maganda at maamo ang mukha. Hindi nga nagkamali si Lolo Andres. Nagpakilala ito na nanay nga siya ni Lola Vanjie na ang pangalan ay Servidad. Noong mga panahon na yun ay hindi pa talaga alam ni Lolo Andres ang tunay na pagkatao nito ni Servidad. Ang sabi nito ay paalis na rin daw siya. Bago umalis ay inalukan pa ito ni Lolo Andres ng isda at tumanggi ito. Marami umano siyang ganoon. Bago tuluyang umalis ay tinanong ni Servidad si Lolo Andres kung anong pakay niya doon. At ang sabihin ni Lolo Andres ang pakay na nanliligaw nga ito sa anak niya ay parang nag-iba umano ang mood ng babae. Sabay umalis ito. Pabulong-pulong pa. Medyo weirdo umano ang naging reaksyon o ni Servidad. Nang makalagpas na at nawala na ito sa paningin ni Lolo, ay saka naman nagtawag si Lolo Andres sa loob ng bahay noon. Saka lumabas si Lola Vanjie na noong mga panahon na yon ay nasa kabilang pinto sa kusina. Nag-aayos pa lamang ng hapunan nila. Samantalang ang mga kapatid nito ay nasa loob ng bahay at abala sa pag-aaral noon. Yung tatay naman nila, pauwi pa lamang malamang galing sa trabaho. Matapos tanggapin ang isda, nagpaalam na rin si Lolo Andres dahil mahirap na gawa ng noong mga panahon na yon kapag talagang nanliligaw ka ay kailangan andun yung magulang sa bahay ng nililigawan. Kasi alam mo na kung anong iisipin ng mga nakakakita, diba? Bago umalis ay nabanggit pa ni Lolo Andres na nakausap niya nga yung nanay ni Lola Vanjie. Nakasalubong niya. At sinabi lamang ni Lolo Andres na maganda nga at kasing ganda ni Vanjie noon. Nagmadali na rin itong umalis para maabutan pa niya ng hapunan ang mga magulang na nagbabantay kay Tito Ising kapag wala siya. Habang naglalakad, palabas pa lamang ito sa kalye. Nagulat si Lolo Andres noon nang meron siyang makitang pabo. Ang nakakagulat kasi doon, nakatayo ito ng kampanteng kampante sa isang sanga ng puno na nasa gilid ng kalsada. Sa mga hindi nakakaalam kung ano yung pabo, turkey po yun. Marami na noon pa man dito sa Pinas kaya hindi na iba kay Lolo yun. Yun lang talaga, magtataka ka dahil wala namang farm o nag-aalaga ng pabo doon sa lugar. At pangalawa, paanong nakaakyat yung pabo na yun doon sa may sanga? Imposible namang buitre, di ba? Parang niminsan ay wala namang namamata ang buitre sa lugar na yun. Uwak posible pa. Tuloy-tuloy lamang si Lolo Andres ng paglalakad noon. Hindi niya maalis ang titig niya dito sa pabong ito. Kalmado lamang itong nakaupo sa may sanga. At ang tanging gumagalaw lamang dito ay ang ulo niyang sumusunod sa direksyong nilalakaran ni Lolo Andres. Lumagpas na si Lolo doon. Tinitig-titigan pa rin ito ni Lolo. Tapos ay bumalik lamang siya saglit ng tingin doon sa may nilalakaran niya. At pagbalik niya ng titig sa may puno, wala na ito doon. Niwala siyang narinig na tunog ng pabo, ng pagaspas ng pakpak, o galaw ng kung anong kaluskos. Kaya dahil sa medyo kinabahan si Lolo Andres doon, ay dinali-dali niya yung paglalakad hanggang sa makarating siya sa kalsada. Medyo kumalma si Lolo noon gawa nga ng maraming tao at merong tindahan sa di kalayuan. Habang naglalakad, napansin ni Lolo Andres na nakatitig sa kanya ang mga tao sa tindahan na yon. Yung mga nagsisimula pa lamang sa inuman at halatang galing sa pagsasaka. E diba, sa kabilang barangay pa siya nakatira at hindi niya kilala ang mga ito. Dalawa sa mga yon ay nagsitayuan at direktang naglakad palapit sa kanya. May sukbit pa ng mga itak at panggapas ang mga ito kaya
kinabahan din si Lolo Andres syempre. Dahil sa walang dalang kung anong patalim si Lolo noon, ay napatigil ito sa paglalakad lalo na nang magsimula ng humawak sa patalim ang mga lalaking iyon. Kung hindi lamang sila nagsalita ng saglit, huwag kang tatakbo. At nang makalapit ang mga ito sa kanya, ay saka siya sinabihang sasabayan na lamang ito sa paglalakad. Tinanong si Lolo Andres ng mga ito kung ano ang ginagawa doon sa kantong yon. Gabing-gabi na. Nakita kasi nila itong lumabas sa kanto na yon nga kung saan nakatira si Lola Vanjie. Sinabi naman ni Lolo na naghatid lamang siya ng isda. Ang sabi ng mga sumalubong sa kanya, yung lugar daw na yan ay baragatan. Maraming kung ano-anong nangyayaring kababalagan na hindi mawari. At ang madalas na nabibiktima ay ang mga manliligaw dati ni Lola Vanjie na mga dayo din sa lugar na yon. Takang-taka nga daw sila kung paanong nakakatagal ang magpabilya doon. Gayong sila lamang ang nakatira sa may kantong yon. Pero ang rason talaga kung bakit nila sinalubong si Lolo noon ay habang naglalakad nga daw si Lolo ay may nakikita silang aninong naglalakad sa likuran nito. As in purong-purong itim na anino. Kaya bago pa man kung anong mangyaring hindi maganda kay Lolo Andres ay sinalubong na nila ito. Dito naalala ni Lolo yung pabo na nakatayo sa isang sanga. Hindi kaya isa ito sa mga tinutukoy. Pero bakit parang hindi naman siya ganun katinakot noon? Nakatawid si Lolo sa barangay na yon ng maayos at nakarating sa mga magulang niya. Si Tito Ising ng oras na yon ay naghahantay rin sa kanya noon. Gawa ng gabi na, doon na rin ang kapuna ng mag-ama at pasado alas 7 ng gabi nang umuwi na sila Tito Ising. Ang daan nila pa uwi noon sir ay paikot pa dapat mula sa dulong kanto. Pero merong mga kabahayan doon na pwede kang makidaan. Nakatawid naman sila ng maayos. Pagkarating nila sa bahay nila, nag-ayos lamang sila saglit ng mga dala at pagkatapos ay pinakain ang kanilang alagang aso bago sila tuluyang natulog. Kalagitnaan ng gabi nang magising si Tito Ising. Maingay sa labas. Kumakahol yung aso nila. Wala ang tatay niya sa tabi niya. Narinig niyang maingay ang mga tao noon at maliwanag ang paligid. Sumilip siya sa may pader ng bahay nila at nakita niyang kasama ni Lolo Andres ang mga kapitbahay na nakapaikot sa sinindihang apoy. Medyo inaantok pa si Tito Ising noon at hindi niya pa maintindihan kung ano ang pinag-uusapan. Basta, may mga itinuturo ang mga ito noon. Nung huli na ito na ikwento ni Lolo Andres sa kanya, bali ang nangyari pala, nung gabing yon ay masarap naman ang tulog ng mag-ama. Pero ang mga kalapit bahay nila ay pagising-gising dahil sa ingay. Bukod sa alulong ng mga aso ay may mga naririnig silang mga tunog ng tapos kasabay ng tunog na yon ay may mga palaka na maiingay. Eh, hindi naman tag-ulan noon kaya nakapagtatakang napakaraming tunog ng palaka sa paligid na dapat ay wala naman talaga. Siguro nasa tatlong bahay na ang pinakamalapit kila Tito Ising ang nakakarinig noon. Isa-isa silang sumilip pero ang nakakita sa lahat ay ang pinakakatabing bahay nila Tito Ising na bakod lamang ang pagitan. Kahol ng kahol ang aso nila Tito Ising kaya nakapagtatakang ni hindi man lamang nagising si Tito Ising o si Lolo Andres gayong mababaw naman matulog si Lolo noon. Sinundan ng silip nitong kapitbahay nila ang tinatahulan ng aso. Inaninag niya ng paunti-unti. Gawa ng hindi ganon kamaliwanag ang buwan noon, ay hindi niya naaninag kaagad kung ano yung nakikita ng aso. Pero nang may magsimula ng gumalaw sa may bandang bintana ng kusina nila Lolo Andres, ay dito na niya hindi inalis ang tingin niya doon sa aninong gumagalaw. At nang muli itong gumalaw, dito na nakumpirma ng kapitbahay
na tao ang katawang yon. Ginising niya ang asawa niya at pinasilip din ito. Hindi sila pwedeng magkamali. Parehas sila nang nakikita noong gabing yon. Tao. Hugis tao. Ang kakaiba lamang talaga noon sa posisyon niya ay yung ulo nito. Nakapasok doon sa gilid ng taas ng bintana sa kusina ni Lolo Andres. Tapos ay yung kamay ay nakakapit sa pader at ang paa nito ay nakaapak din sa pader na yon. Parang yung posisyon ng paakyat sa niyog. Sa pag-aakalang magnanakaw yon, nagsindi sila ng ilawan tapos ay sumigaw nga sila ng merong magnanakaw. Wala pa rin nagising kila Lolo Andres at Tito Ising. Kaya ang ginawa ng kapitbahay ay binato niya ng binato ang pader at himala namang hindi gumalaw ang katawang isinusuksok ang sarili sa may kusina. Dito sa pagkakataon na ito nagising na si Lolo Andres at pagkabukas niya ng ilawan at maiharap ito sa kusina. Nakita niya yung nilalang na nakita din ng mga kapitbahay. Nakapasok ang ulo nito sa may espasyo sa taas ng bintana at pader ng kusina. Mabalbon ito. Parang pusang nagbiberde at itimang mata. Pero ang kabuuan ng mukha nito, lalong-lalo na yung ilong at matatalim na ipin, ay para umanong baboy ramo. Umiikot-ikot ang ulo na ito ng tingin na parang inaakma siyang suwagin noon. Yung nakapagtataka pa dun ay napakalaki yung ulo nito na hindi naman talaga dapat kasya doon sa espasyo. Pero nang hugutin na ni Lolo Andres ang itak niya, ay nakita niyang nailabas niya ang ulo niya doon na walang kahirap-hirap. Pagkalabas ni Lolo Andres noon na may dalang ilawan ay saka naglakas loob na pumasok ang mga kapitbahay nila doon sa bakuran niya. Itinuro nila yung aninong itim na bumaba nga doon sa may pader ng kusina. At pagkatapos ay nakadalawang talon lamang umano na parang malaking kuneho at nakalabas na ito sa may bakuran. Nagsindi na sila ng apoy doon at nag-usap. Kauna-unahang beses na nangyari ito sa lugar nila Tito Ising at hinalangan nila na sila Lolo Andres ang punterya nito. Malakas ang hinala ni Lolo Andres na sinadya ito ng kung anong nilalang na yon dahil nga, di ba dapat, nung binabato pa lamang ng kapitbahay yung bahay nila, eh dapat umalis na ito. Pero para bang hinintay muna nitong makita siya ni Lolo Andres bago siya umalis noon. Magmula noon, madalas nang makaramdam si Lolo Andres na para bang may sumusunod sa kanya. At maliban pa sa pakiramdam na yon, ay marami na ang nakakasita kay Lolo na madalas ay may nakikita ang mga ito na sumusunod sa kanya. Na kung hindi anino ay kung anong mga itim na hayop. Mga manok na malaki, baboy na itim, asong itim. Kapag dapit hapon yan. Kahit anong lingon ni Lolo Andres dito ay niminsan hindi niya maabot ng tingin niya at tanging ang mga nakakapansin lamang ay ang mga nakakatanaw sa kanya noon. Madalas na rin noong makakita si Lolo Andres ng mga tumpok ng dumi ng manok sa paligid ng bakuran nila na parabang inipon lamang sa isang tabi o gilid. Niwala silang manok o kung ano paman. Imposible din namang kung sino-sino ang makakapasok at magtumpok nito doon. Eh hindi naman tago ang bahay nila Lolo Andres. Kitang-kita ng mga kapitbahay ang galaw ng bawat isa noon. Hanggang sa isa sa mga kumpare ni Lolo Andres o katrabaho noon na madalas ding makakakita na merong bumubuntot dito kay Lolo ang nagbigay ng suhestyon na magpatawas si Lolo Andres. Gawa nang baka mamaya may hindi magandang ibig sabihin yon. Baka, di ba, bigla na lamang may mangyari sa kanyang hindi maganda. Sa inirekomenda ng kumpare ni Lolo Andres na manggagamot siya pumunta noon, naglaan siya ng isang hapon na hindi magtrabaho para doon. Dito, hindi na nahirapan pa ang manggagamot. May aswang na umaaligid kay Lolo Andres, kumpirmado. May itim na anino at mga hayop nga daw na sumusunod sa kanya na parabang minamatsyagan siya o kinikilatis.
Hindi masagot na manggagamot kung sino ang aswang. Gawa ng taklob na taklob ito ng itim na kapa at balbon ng buong pangangatawan. Pwede naman itong kilalanin ng manggagamot basta mahuli niya lamang ito na nakasunod kay Lolo. Pero mukhang malabo yun kasi iiwas ang nilalang kapag alam niyang may manggagamot sa paligid. Dito sa pagkakataon nito ay merong itinuro ang manggagamot sa kanya sa kung sakaling makaramdam siya ng parang may sumusunod sa kanya noon. Ang tanging gagawin niya lamang ay lumingon sa parte na yon kung saan pakiramdam niya ay nandun ang presensya ng sumusunod sa kanya. At kapag wala siyang makita, yun ay wala naman talaga doon ang nilalang. Pampabulag lamang yon. Maaari niyang hampasin ng buntot pagi, bagakay, asin, agwa bendita o ang langis na ibibigay ng manggagamot yung nilalang sa paraang dapat niyang iwisik o ihampas ang alinman doon sa parte niya kung saan siya nakatalikod. Sana ay nagets niyo yung mga kagiliw. Ilang araw ding nakiramdam si Lolo Andres sa tuwing uuwi ito. Nararamdaman niya minsang may sumusunod sa kanya pero nagdadalawang isip siyang tantyahin yon. Hanggang sa isang partikular na dapit hapon noon, nakarinig siya ng tingin niya ay narinig din ng kapitbahay niya nang may bumisita sa bahay nila. Sinabayan din ito ng ingay ng mga palaka na tila ba sumusunod sa kanya mga yon. Nang makatsyempo, unti-unti niyang binuksan ang takip ng langis. Binigla ni Lolo Andres ang pagharap doon sa ingay at pagkaharap niya doon. Gaya ng inaasahan ay walang kung anong meron siyang nakita sa pwesto na kung saan niya naririnig ang ingay na ito. Dito ay iwinasiwas ni Lolo Andres ang lana o langis sa direksyon ng likod niya at halos mapalundag umano siya nang marinig niya ang isang sigaw na nanggagaling sa may bandang likuran. Agad na humarap si Lolo Andres doon at hindi siya makapaniwala sa nakita. Yun ay walang iba kundi ang nanay ni Lola Vanji. Nandidilat ang mga mata na pinupunasan ng sariling damit ang braso para itong galit na takot habang nakatitig kay Lolo Andres. Nabulalas ni Lolo Andres noon ang pangalang servidad at walang ano-ano ay mabilis na tumakbo ang babae sa kabilang kalsada at tumakbo sa ibang direksyon palayo sa dinadaanan ni Lolo Andres. Hindi na ito sinundan pa ni Lolo at bagkos ay direkta itong umuwi sa bahay nila. Pinaikutan ng langis ang paligid ng bahay, pati asin. Hindi na niya sinundo si Tito Ising noon sa mga magulang niya. Sama-sama ang alaga nilang aso ay dinalan niya ito sa lolo at lola ni Tito Ising at doon na muna sila natulog noon. Mas marami kasing bahay at kapitbahay doon ang lolo ni Tito Ising. Sa gabing yon, napag-usapan ni Lolo Andres at ng tatay niya ang tungkol dito. Ang nasabi na lamang ng matanda ay direktahing kausapin si Lola Vanji kung ano ba talaga yon. Ilang araw pang nagdalawang isip si Lolo Andres na ikwento ito sa babae. Pero nang magkaroon ng pagkakataon, tinapat niyang tanghaling tapat na pumunta doon at ando ng tatay ni Lola Vanji. Saka ito nagsabi. Nag-alburuto ang tatay ni Lola Vanji noon. Akala nga ni Lolo Andres ay nagalit ito sa kanya na baka sinisiraan ng nanay. Pero pinaupo daw siya at tanghaling tapat, nag-inuman po silang dalawa. Para bang naghatak lamang ng lakas ng loob ang tatay ni Vanji at noong may amats na, saka po ito nagkwento dito kay Lolo Andres. Nung una, maayos umano silang namumuhay na mag-asawa kasama ng tatlong anak pero lingid sa kaalaman ng tatay ni Lola Vanji na ang lola pala ni Servidad ay isang aswang. Kaya pala kahit na madalas itong pumunta sa kanila ay hindi ito dumadalo kapag may okasyon. Kaya pala lagi na lamang itong nagkakasakit at lantang gulay minsan sa isang buwan.
pero bigla na lamang napakalakas na parang kalabaw. At iniiwasan ito ng mga kaanak nila, maliban nga dito kay Servidad. Sa madaling salita, sinikreto ni Servidad ang katotohanan na ito. At sa hindi malamang dahilan ay siya ang sumalo ng lahi nito. Nalaman na lamang nila ng mga ilang araw na nagkasakit itong nanay nila. At isang gabi ay nagising na lamang yung tatay ni Banji na may umaakyat sa ikalawang palapag na bintana ng una nilang bahay. Yung kung ano ang nakita ni Lolo Andres na mukha sa may kusina noon. Ganon din ang itsura ng nakita ng tatay ni Lola Banji. Nang saktong bumangon itong tatay ay biglang tumabi at nag-ibang anyo itong si Servidad. Dito na madalas mag-away ang dalawa at hindi na umano magkasundo noon. Lalo na nang hindi makabalik si Servidad nang minsang tumalon ito sa bintana at pinalibutan ng mister ng asin ang mga gilit-gilit nito. Bali doon na rin nalaman ng tatay ni Lola Vanji na kapag wala pala itong tatay niya at nasa trabaho, ay patuloy pa rin ang pagbisita ni Servidad sa mga anak niya. Kumbaga sinisikreto lamang ng mga anak niya. At malakas din ang kutob nila na dahil sa nanay ni Lola Vanji ay hindi na bumabalik ang mga dating manliligaw nito. Malamang ay tinatakot ang mga ito noon at maaaring may alam na rin ang mga ito sa katauhan ng ina ni Vanji na noong mga panahon na yon, na itong si Servidad nga ay bantog na talaga sa baryo kung saan sila nanggaling. Sa pagkakataon na ito, ni hindi daw nagdalawang isip si Lolo Andres na matuloy ang panliligaw kay Lola Vanji na siyang ikinatuwa naman ng ama ni Lola. Hanggang sa nagkatuluyan na nga sila noon. Talagang ginawa daw ni Lolo Andres lahat para lang hindi siya maipag-initan ni Servidad. Tinamnan niya ang paligid ng bahay nila ni Tito Ising ng makabuhay na pinagapang niya sa bakod noon. Maliban pa dito ay kumuha siya ng 3 buntot ng pagi at 1 binsol ng pagi na palaging nakasabit sa tabi ng pintuan at bintana ng bahay nila. Nung nagsama na sila, madalas nagigising na lamang si Lolo Andres at Tito Ising sa mga alulong ng aso noon, kalabugan ng bubong. Nilagyan na ng divider ang kwarto nila noon. Nag-iisa na lamang si Tito Ising sa isang parte ng bahay at nilagyan ng konting extension para lumawak naman ang kwarto ng mag-asawa. So bali ayon, kapag nagigising si Lolo Andres na wala sa tabi niya si Lola Vanji, alam niya niyang nasa labasan lamang ang nanay nito. Madalas ito din ang rason ng tampuhan nila kasi talagang lumalabas ng bakuran ang Lola Vanji para lamang makamusta ang ina. Kahit na nagkaroon pa ng kapatid si Tito Ising, madalas nauusog ang bata. Ang palaging natuturo ng mga manggagamot kapag nagkakasakit ito ay nabati umano ng lola. Nagiging maayos naman daw ito. Ang takot pa nga ni Lolo Andres noon ay baka dumating yung panahon na si Lola Vanji ang sumalo ng pagkaaswang nito ni Servidad. Pero sa kabutihang palad ay wala naman. Kusa na lamang din na hindi nagparamdam si Servidad sa kanila at nang nasa 12 taong gulang na ang kapatid ni Tito Ising, lumipat na po sila sa sentro ng bayan. Happy Monday po sa lahat. Maraming salamat po sa nakikinig and yun. Madako naman tayo sa shoutout request. Sa mga gusto magpa-shoutout, alam nyo na yan. Nasa description kung saan nyo ako marireach out. Basta sa comment section, hindi po tayo nag-acknowledge ng shoutout, okay? Shoutout request sa mga bagong member at mga nagse-celebrate ng month sa rin nila, syempre. Yun, shoutout sa 5 bagong miyembro. Ellie Santarin, Christian De La Cruz, Cheryl She Mulaan, Cheche Diaz at Friendly Buditarian. Happy 1 month din kina Christian Ronel Cabrera at Mavi San Juan. Happy 2 months kina Negative TV at Annabella. Happy 5 months kay Miss Jade Christine. Happy 6 months kay Isaiah Gratil at Jumir Amil.
Happy 8 months kina Rain's Archive at Froggy. Happy 9 months kina Ma'am Lafresange, Madam Lafresange, Regan Simon and Cynthia C. At happy 10 months kina Mervin Tiopis, or Tiopes ba, tama no? At happy 13 months kina Ligaya Punay, at 17 months po kay Ma'am Catherine Abillanosa. Maraming salamat. Sa mga nag-message naman, Sir Seth, lagi po akong nakikinig bawat upload mo. Sana mabati mo po ako. Ang mga pinakamamahal kong parents, pabati po sa pinakamamahal kong Mama Linda Broñola at sa papa kong si Alfredo Tuñacao. Miss na miss ko na po kayo from Beverly Broñola Tuñacao. Hello po sa inyo. Pa-shoutout po ako sa birthday ko, December 22 po. Just call me Goddess from Lucena. Advance happy birthday sa iyo, Goddess. Shoutout din kay Ma'am Simply Jessie Valls. Kay MJ Vinyas, sir, good evening. I'm MJ Vinyas, silent listener niyo po ako simula 70K subs ka. And hanggang ngayon, baka naman po pa-shoutout sa next video niyo. Lalo na din sa girlfriend ko, salamat po. Hello po sa inyo. Salamat. Hi po, pa-shoutout po ako pag nagkwento po kayo ulit. Scarlett Malaya po, please. From Laila Laila, hello po sa inyo. Hello po Sir Seth, I'm Ems po, Tubong Leyte, pero nandito po ako ngayon sa Riyadh. Paki-shoutout po ako sa next video nyo po, lagi po akong nakikinig lahat sa video nyo simula last year. Salamat po, God bless and stay safe, thank you din po sa inyo. Kay Ray Espina, shoutout nyo po yung kuya ko na si Romel Espina at ako po lagi po namin pinapakinggan ng mga kwento nyo, salamat po sa inyo. Kay Ma'am Ella Fernando, hi sir, mayad nga hapon, pa-shoutout kami sa mga taga Sebaste Antique, hello, na laging nakaabang sa mga bagong video mo, baka naman po pwedeng pa-accept ng friend request ko, talaga, sa FB po, God bless po, Ella Fernando, check ko mama, medyo marami-rami kasi, sa mga hindi ko na-accept yung friend request, sorry talaga kasi, aabot na ata tayo sa 5K, so, kapag nag-accept ako, napakarami kasing message. So baka, sa friend request, pag nag-accept ako tapos hindi ko ma-accept lahat kasi mapupuno. Alam ko 5,000 yung limit eh. Baka may magtampo. Kaya nilagay ko yung follow option eh. Yun, pero same pa rin naman kung friend tayo o hindi. If ever na hindi ko man na-accept. Well, parehas din naman kung ano yung nakikita nyo. Ganun din naman talaga. So ayun, kung ano yung nakikita nyo ng mga post ko, friend or hindi ko kayo friend. Ganun na ganun pa rin eh. Kahit sa mga messages eh. So, tingnan natin. Check ko ma'am kung mahahanap ko kayo doon ah. Yun, salamat po. Last but not the least from Kawai Haikyuu. Sir, pa-shoutout sa pinsan ko. Ang name niya is Yuni. Hello sa'yo. Ayun lang mga kagiliw, maraming salamat sa inyo. Siyempre, bukas ulit.